kabado tuwing dumadaan si John sa Cannon Road, partikular sa Camp 6 Tuba, Benguet. Ito'y sa banta ng muling pagguho ng lupa at mga bato sa lugar. Papunta po ng Baguio po, mag-aaral ganun po, magtrabaho po. Natatakot po ma'am, pero no choice po eh. Kasi kailangan pong mag-work para makapag-ipon po. Tapos nahulog na po yan eh. Parang mahulog na rin po ito, pero no choice po talaga ma'am. Sa Camp 4 ito nakatira, kaya't pasakit lamang kung dadaan pa siya sa Marcos Highway. Ma'am, ang layo po, alas 2 hours to 3 hours po yung biyahe doon ma'am. Pero para sa kaligtasan ng mga residente, giit ng alkalde ng Tuba, ipasara muna ang kalsada maging sa mga residente. Para sa akin ma'am, i-close sana ang Cannon Road kasi risky yung isang bundok na makuhulog na naman kasi very risky yun. Mayroong isang yung katabi na ano na pinakanganga na ready na wanyan na bababayan ma'am. May mangyari, kawawa naman ang LGU, sila naman ang mapirwiso. Tapos sisisihin naman nila ang LGU, bakit nila kasi hindi nila enclosed. Para sa akin ma'am, talagang Cannon Road is closed. Maging pagdaan sa ilog, hindi suportado ng alkalde. Dagdag pa niya, mas mainam na antayin na lamang na hayaan na munang bumagsak ang mga bato at lupa para minsanang makapagsagawa ng clearing operations. Pag i-clearing naman yan, babagsak yung lupa. Parang nakulog. Sinubukan ng news team na makuha ang pahayag ng Benguet First District Engineering Office na siyang naatasan umano ayon sa DPWH na magpa siya kung bubuksan o isasara ang Cannon Road, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.